patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalim kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punson. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Muling ipatutupad sa Dagupan City ang liquor ban at mahigpit na pagbabantay sa mga border checkpoint dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19. Ang detalye sa live report ni King Guevara. King! CJ, muling maghihigpit sa pagpapatupad ng safety protocols ang lungsod ng Dagupan dahil ito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, hinigpitan pa ang pagpapatupad ng health and safety protocols sa lungsod. At least, ma-decrease natin yung number of cases dahil tumataas sa Dagupan City at sa kabuuan ng Pangasinan. Ilang buwan matapos silip ang liquor ban sa syudad, muling ipagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng alak simula bukas. Papayag ako, sir, basta para sa kabubuti ng tao. Yeah. Paano naman yung alon? Hindi, siyempre, mayroon ka rin na rin siguro stock dyan. Kaya, tago-tago na lang. Ilan sa mga nagpositibong kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan ay mula sa ibang lugar o probinsya. Kaya naman muling magpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga border checkpoint ang lungsod ng Dagupan. Bagamat hinigpitan ang pagpapatupad ng protocols, nilinaw ng lokal na pamahalaan na hindi babaguhin ang quarantine status ng lungsod. Hindi na pwedeng isarang ekonomiya dahil mas marami ang mahihirapan. So ang trabaho natin as LGU, talagang babantayan natin at hukuliin natin yung mga positive, i-isolate at i-treat sila. Samantala sa Kalasyaw, aminado ang pulisya na dumami ang mga lumalabag sa community quarantine guidelines simula ng luwagan ng health and safety protocols. Kaya muling ipatutupad sa bayan ang paggamit ng quarantine pass. Quarantine pass sa lahat ng mga lalabas sa kani-kanilang barangay, papunta dito sa bayan, papunta sa ibang barangay o ibang bayan. Pinaboran naman ito ng ilang residente. CJ, ayon doon sa mga nakausap natin na ilang empleyado ng mga grocery store dito sa lungsod, kung bukas ay posibleng ipatupad itong liquor ban ay mamayang gabi pa lamang ay itatabi o itatago na nila yung kanilang mga binibentang alak nang sa ganoon bukas ay wala nang mabili itong mga kapuso nating mamimili. Samantala sa border checkpoint naman, mas maghihigpit sila sa mga pumapasok sa syudad dahil particular yung galing sa ibang bayan o probinsya at maghihigpit din sila at titignan yung social distancing sa loob naman ng mga sasakyan. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Isinailalim sa rapid test ang mahigit 100 meat vendors sa Mangaldan Public Market matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang negosyante roon. Narito ang report. Pansamantalang isasara sa publiko ang meat section ng Mangaldan Public Market matapos isailalim sa rapid test ang mahigit 100 meat vendor. Ginawa ito ng lokal na pamahalaan matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang tendera ng isda roon. Nauna nang isinailalim sa rapid test ang mga fish vendor. To safeguard the health of each and everyone sa pandemic na to, sa coronavirus, so we need to sa protocol. Para alam namin kung mayroong COVID para hindi maghawa-hawa. Bahagi ng protocol ng market division na hanggat hindi lumalabas ang resulta ng rapid test,
hindi maaaring makapagbenta ang mga meat vendor. Inaasahang bukas ng tanghali lalabas ang resulta. Karamihan sa mga meat vendor, Sabado na ng umaga magbebenta sa palengke. Depende sa resulta ng kanilang test. Pag hindi pa daw nakukuha yung resulta, hindi pa daw pwedeng magtinda. Sakaling maging reactive sa rapid test, agad silang isa sa ilalim sa swab test. Hihintayin ng market division ang abiso ng lokal na pamahalaan kung sino-sino pa ang isa sa ilalim sa rapid test. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, umakyat na sa 29,764,055 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Umabot na sa 20,225,145 ang COVID-19 recoveries at 939,473 ang mga namatay. Ayon sa tala ng Department of Health, 276,289 na ang mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 208,096 na ang bilang naman nakarecover at 4,785 naman ang namatay. Lalaki mula Urdaneta City, Pangasinan, pinagnakawan ng mahigit 1,000,000 piso ng babaeng nakilala lang sa social media. Naka-alerto Claire Lacanilaw. Mahigit 1,000,000 piso ang perang na ipadala ni Jose. Hindi niya tunay na pangalan sa isang babaeng nakilala niya sa social media. August 20 na magkakilala ang dalawa hanggang sa nakuha ng babae ang loob ni Jose. Nagpakilalang kapitan ng cruise ship ang suspect. Ayon kay Jose, pinadalhan niya ang suspect ng 45,000 pesos noong September 3 para pambayad umano sa custom and tax declaration. September 4 nang manghingi ulit ang suspect ng 255,000 pesos. Noong September 5, 189,000 pesos naman ang pinadala ng biktima sa suspect. Noong nakaramdam ng pagdududa si Jose, dito na siya humingi ng tulong sa NBI at pulisya. Humingi siya ng tulong sa akin. Humingi sila ng sinalakay doon ang barko nila ng pirata. Iyon ang pang-inganyo nila. Doon ako parang totoo. Sa isinagawang entrapment operation ng Urdaneta City Police Station, naaresto ang 43 anyos na si Isabel. Hindi niya tunay na pangalan. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Hindi natin inalis yung probably this is being done by only one person or a group of person. Panawagan ng pulisya na huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikilala sa social media para makaiwas sa online scam. Paalala din ng otoridad sa publiko na agad makipag-ugnayan sa kanila kung kahina-hinala ang kanilang mga katransaksyon. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Sa pulsa CCTV camera ang pagtangay ng dalawang vault na may lamang umaabot sa 1.1 million pesos sa isang kumpanya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na bitbit ang vault. Isinakay nila ang vault sa motorsiklo saka umalis. Makalipas ang ilang minuto, muling bumalik ang mga suspek at kinuha ang isa pang vault. Ayon sa pulisya, tatlong lalaki ang nakita sa ibang anggulo ng CCTV camera. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanla ng mga suspek at kung may inside job sa pagnanakaw. Stereotype kasi yung opisina nila. Ibig sabihin, pagkapasok mo, parang warehouse. Pagkapasok mo, makita mo na lahat yung nasa loob. Pati yung pinaglagyan ng safety lock nila. Presyo ng ilang gulay sa paptisi sa Urdaneta City, Pangasinan bumaba ng halos kalahating porsyento. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Para hindi masayang ang panindang sili ni Reynald, isa-isa niyang hinihiwalay ang pwede pang ibenta sa bulok na sili. Mas bumaba pa ang presyo ng sili dahil sa matumal na bentahan. Medyo mahina po talaga dahil sa gawain ng pandemic ngayon, ilalim yung mga nakakabiyahe ngayon na buyer natin. Bumaba ng 50% ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center o PAPTC sa Urdaneta City, Pangasinan. Kung dati nasa 100 pesos ang kada kilo ng siling Taiwan, ngayon nasa 50 pesos na lang ang kada kilo. Ang siling pansigang, nasa 30 pesos na lang ang kada kilo na dating 60 pesos. Ang talong,
8 pesos na ngayon ang kada kilo na dating nasa 15 pesos. Dating nasa 12 pesos ang papaya, ngayon nasa 6 pesos na lang ang kada kilo. Kaya bumaba ang presyo ng gulay namin dito, yung kawalan namin ng buyer. Kasi sa lugar nilang pinagpupuntahan ng buyer, meron din silang harvest time din. Sa dami ng supply na tumarating dito na gulay, kaya nag-stable yung presyo, kaya bumaba. Tapos ang problema pa ng mga traders natin, pati yung farmers, yung mga buyers natin, kakunti. Posibleng dumami pa ang supply ng gulay sa Oktubre at Nobyembre. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Kauna-unahang virtual jobs fair sa Pangasinan isinagawa ng Provincial Employment Services Office. Silipin sa report. Kabilang si Manuel sa mga na-layoff sa dating pinagtatrabaho ang restaurant bunsod ng COVID-19 pandemic. Halos 6 na buwan siyang walang trabaho bago nakapasok bilang cook sa isa ring restaurant sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. May binubuhay na pamilya si Manuel. Mahirap mo dahil sa pandemic. Dahil walang talagang gutom talaga, mami. Walang maano na trabaho na iba. Aminado ang Pangasinan Provincial Employment Services Office na tumaas ang unemployment rate sa probinsya dahil sa pagkalugi ng ilang kumpanya at iba pang negosyo dahil sa pandemya. Bilang bahagi ng new normal, isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang virtual o online job fair ng provincial government. Malaking tulong to kasi alam naman natin maraming na-displace na workers, maraming nawalan ng trabaho. Ito yung isang paraan siro para makatulong na para mabigyan po ng pagkakataon na makapagtrabaho muli yung ating mga displaced workers. Una nang nag-login ang mga aplikante sa ibinigay na website ng kumpanya, sakay sinagawa ang virtual interview. Ito yung customer service representative at technical support representative. Ito yung work from home arrangement. At ang maganda nito ay magbibigay sila ng mga gagamitin ng mga ating mga hired applicants. Nakapost din sa official social media account ng PESO ang iba pang mga trabaho na maaring applyan. Importante lang na palaging may nakahandang resume na maaring isubmit online. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pumalo na sa mahigit 60 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City matapos makapagtala ng 19 na panibagong kaso. Tutukan sa report ni King Guevara. Umabot na sa mahigit 60 ang COVID-19 active cases sa lungsod ng Dagupan matapos makapagtala ng 19 na kaso kahapon hanggang ngayong araw. Karamihan sa mga nagpositibo, mga nakasalamuhan ng mga nauna ng nagpositibo sa COVID-19. Di ba, nagko-contact tracing, lumalabas yung mga contacts ng mga nagpositibo. Yun ang mga nagpa-positive ngayon. Kabilang sa mga nagpositibo sa sakit, ang isang mag-anak, may landing negosyante sa magsaysay fish market. Kabilang din sa mga bagong pasyente, ang mga nahawaan ng sakit sa isang pagtitipon sa lungsod. And then ito yung bago namin ngayon, yung nanay ang nauna, 4 na anak. Nagpapagaling na mga pasyente sa iba't ibang ospital at isolation facility sa lungsod. Nagsagawa na rin ng contact tracing ang health authority. Pinag-aralan natin yung mga cases natin. Na-identify natin yung 4 areas talaga na prevalent. Ano? One is yung pagtitipon ng mga tao through a religious service, yung nangyari dito. Second is public market. Meron din tayong mga pailailang cases sa banks. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Top 5 hotspot areas sa Pangasinan na may mataas na confirmed COVID-19 cases, binabantayan ng Provincial Health Office. Narito ang report. Kabilang sa top 5 hotspot areas sa Pangasinan na may mataas na confirmed COVID-19 cases ang Dagupan City, Bayambang, Calasiao, Binmaloy at Urdaneta City.
Karamihan sa mga nagpositibo, mga tindera sa palengke. Ang iba sa kanila, mga direct contact ng mga unang nagpositibo sa sakit. Una nang inihayag ng lokal na pamahalaan na pinag-aaralan ng ibalik sa general community quarantine ang probinsya kapag patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Out of the 47, 44 municipalities and 3 cities, halos 62% ang may cases at 18 yung walang kaso. Pumalo sa 121 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Baguio City kahapon. Kabilang sa 20 bagong kaso ang 2 banggulang na sanggol. 28 ang dumagdag sa bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pampanga kahapon. 8 sa mga bagong kaso ng COVID-19 ay mula sa Guagua. Nakapagtala ng 23 panibagong kaso ng COVID-19 sa La Union kahapon. Umakyat na sa 114 ang COVID-19 active cases sa probinsya. Umakyat na sa 206 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Tarlac matapos madagdagan ng 29 na COVID-19 cases ngayong araw. Kabilang sa panibagong kaso ang 34 anyos na lalaki na nagtrabaho sa Maynila. Kabilang sa 7 bagong kaso ng COVID-19 sa Nueva Ecija ang 70 anyos na lalaki sa San Jose City. Dahil dito, umakyat na sa 140 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte na i-lockdown ang ika-4 na palapag ng gusali ng isang kumpanya sa San Nicolas. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang 7 empleyado na customer service representative. Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Sur, nananatili sa 7 ang aktibong kaso sa probinsya. Umabot na sa 10,597 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa North Central Luzon, nasa 1,120 na ang bilang naman nagpositibo sa sakit sa Ilocos Region, 629 sa Pangasinan, kabilang na dito ang Dagupan City, 326 sa La Union, 69 sa Ilocos Sur, at umakyat naman sa 99 sa Ilocos Norte. Sa Cordillera Administrative Region, 1,058 ang bilang ng matinamaan ng COVID-19. Kabilang dito ang Baguio City na may 483 na kaso, 229 sa Benguet at 68 sa Abra. Sa Central Luzon, pinakamataas ang naitala sa Bulacan, nasa 1,402 sa Pampanga, umakyat sa 546 sa Nueva Ecija at 355 naman sa Tarlac. Nasa 8,419 na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. Joan Punsoy, Balita Amianan. 15 bayan sa Ilocos Sur binabantayan pa rin ng militar dahil sa NPA. May ulat si Ivy Hernando. Mahigpit na binabantayan ng militar ang Ilocos Sur, partikular na ang 14 na bayan at isang lungsod sa ikalawang distrito ng Lalawigan. Paglilinaw ng Philippine Army, wala naman umanong NPA sightings sa nakalipas na linggo, pero hindi dahil kami ng mga NPA, hindi dahil nakapag-establish ng mga contacts doon. Maliban sa pananakot sa mga residente, husay sa pangungumbinsi raw ang ginagawa ng NPA upang may sumapi sa kanilang grupo. Kung ano yung pinapagawa nila, yun po ang ano, sinusunod nila. Malayo din kasi yung ano, yung sitio na yon, kaya medyo natakot din sila. Dahil dito, nagsagawa ng indignation rally sa Suyo kontra sa makakaliwang grupo. Nagsunog pa sila ng FEGs. July 26 nang magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA sa bayan, partikular sa sitio dito poblasyon. Wala naman sa ating engkwentro noong August 8, 8 mga armadong milisyang bayan na yung sumuko sa gobyerno atay sa kanilang mga reporters. 11 engkwentro na sa pagitan ng NPA at militar ang naitala sa Ilocos Sur ngayong taon. Mula Enero, 8 NPA na ang napatay, 2 sa panig ng kasundaluhan at 1 sibilyan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Sa kabila ng pagiging ASF-free ng Mangaldan, Pangasinan, pagpasok ng imported meat products, hindi pa rin pinahihintulutan ng lokal na pamahalaan. Tutukan sa report. Unti-unti nang tumataas ang kita ni Aling Sunshine na isang meat vendor sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatulong daw sa magandang kalakalan ng karne ng baboy nang ipagbawal ang bentahan ng imported frozen meats. Mas mabenta yung sa kanila, ma'am, kaysa sa amin kasi mas bababa yung price nila kaysa sa amin, ma'am.
Pebrero nang ipagbawal ang pagbebenta ng imported meat sa Mangaldan Public Market matapos tumama ang African swine fever sa ilang alagang baboy sa bayan. At ngayon na ASF free na ang bayan, hindi pa rin daw ibabalik ang bentahan ng imported meat. Talagang pinagbabawal yung mga frozen foods dito. Bakanti na ang pwesto ng nasa 10 imported meat vendors sa palengke. Ngayong bare months, umaasa ang ilan sa kanila na makabalik sa pagtitinda. Pero hindi raw ito pahihintulutan ng otoridad, lalo na kung makukompromiso ang hog industry sa bayan. Ngayong araw, nasa 145 pesos ang presyo ng live weight ng baboy. Nasa 230 hanggang 240 pesos naman ang kada kilo ng karne ng baboy. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Kahit kasado na ang pasukan, ilang estudyante at magulang sa Pangasinan nananawagan pa rin ng academic freeze. Sundan sa report. Bagamat nakapag-enroll na ang anak ni Rosemary Dacanay ng Barangay Santa Tomasa na Sinto, Pangasinan, hindi pa rin siya pabor sa pagsisimula ng klase sa October 5. Ilan lang si Rosemary sa mga pabor sa academic freeze hanggat wala pang bakuna sa COVID-19. Better kung ihinto muna yung school this year para sa kapakanan ng mga bata. Kasi for me, mas okay pa yung face-to-face kaysa dito sa module at saka sa online. Kasi kung sa online, maraming hindi nakafocus sa pag-aaral nila. Either yung mga magulang, sila yung gagawa ng dapat gawin ng mga bata. Kasi malaki yung role ng ating mga parents ngayon. The teachers will prepare the materials, they will distribute it, pero tutulong si parents. Sa tala ng division, tumaas ng 3% ang bilang ng mga enrollee sa pampublikong paaralan ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Last year, our total enrollment is 244,472. But as of the moment na, we have now 251,973. Tuloy-tuloy pa rin ang printing ng module sa Schools Division ng Ilocos Sur para sa tinatayang 70,000 enrollees. Ayon sa pamunuan ng division, tanging ang modules para sa unang linggo pa lamang ang natatapos. Sa October 5 ang itinakdang pasukan ng mga mag-aaral at estudyante. I'm not saying categorically na by the time na mag-open ay kompleto. Because we are really racing with time, but we are doing our best. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Mapapanood niyo po ang isang dokumentaryo na pupukaw sa ating pananampalataya, Tunghayan ang Ina in Our Words and in Our Hearts. Isang dokumentaryo ng refleksyon, paniniwala at debosyon sa mahal na inang Peña Francia. Buong pusong hatid ang espesyal na programa na ito ng Archdiocese of Caceres ng Bicol Black Multimedia and Public Affairs at ng inyong GMA Regional TV. Sa darating na Sabado, September 19, alas 8 ng umaga, mapapanood ang Ina in Our Words and in Our Hearts dito sa North Central Luzon via GMA TV 10 Dagupan, TV 5 Ilocos Norte, TV 48 Ilocos Sur at TV 7 Abra. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Magkapatid, kabilang ang menor de edad, hinuli dahil sa panggagahasa sa 8 taong gulang na pinsan sa San Carlos City, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Madalas tulala ang 8 taong gulang na babaeng si Angelica, di tunay na pangalan, dahil sa trauma matapos siyang gaasahin sa Barangay Isla, San Carlos City, Pangasinan. Magkapatid ang salarin, isa sa kanila, minor de edad, at mga pinsan pa ng biktima. Ilang beses daw pinagsamantalahan ng biktima, panghuli nang yayain siyang manghuli ng palaka sa bukid, pero dinala siya sa silong ng mangga at doon pinagsamantalahan. Sinabihan niya na maghubad daw yung anak ko, tapos nung hindi niya hubadin yung kwan, yung damit niya, nilabas daw niya yung kutsilyo, may dala-dala daw kutsilyo yung lalaki, kaya naghubad. Naaresto ang magkapatid na edad 20 at 16 anyos.
Isinangguni sa DSWD ang minor de edad. Itinanggi ng isa sa mga nahuli ang paratang. Iurong nyo na lang po yung kaso kasi wala po akong kasalanan. Alam po ng Diyos yan na nagsasabi po ako ng totoo. Hustisya lang po. Pero yung sinasabi niyang iurong, bibigyan ko naman siya ng ano eh, yung ginawa niya, bibigyan ko siya ng leksyon. Ayon sa Women and Children Protection Desk, positibo raw na ginahasa ng magkapatid ang biktima. Bali, dalawa silang magkapatid. Kaso yung isa, hindi pa naanuhan kasi nga, sa inihintay pa namin yung determination of discernment sa DSWD, kaya nakapinding yung isa. Kaya ang nilabasan ng warrant is itong kuya niya. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Arestado sa search warrant operation ang 42 anyos na si Donna Salom ng Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur. Nakuha sa operasyon ang humigit kumulang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. May nakuha ring baril, mga bala at drug paraphernalia. Nagatakas ang isa pang subject ng operasyon na live-in partner ni Salom. Itinuturing na high-value individual si Salom habang top 10 regional level drug personality ang kanyang live-in partner. Siya po ang nagturo habang naghahanap po sa baba ang aming searcher. Ang sabi niya sa kanyang partner po yun. Kasama niya yung live-in partner niya na nakilala rin niya sa nandun sa pulungan. Hirap na ipatupad ang safety protocol sa pagkuha ng pensyon ng mga senior citizen sa Dagupan City. Sundan sa report ni King Guevara. Kabilang sa mga maagang nagtungo sa Dagupan City Plaza para kumuha ng social pension, si Mang Leo mula Barangay Pogo, Chico. Nakatanggap siya ng 6,000 piso na pensyon na 8 buwan na raw niyang hinihintay. Gagawin kong panpuhunan ng pangkabuhayan. 5 araw ang itatagal ng pamamahagi ng pensyon sa mahigit 5,000 senior citizens sa lungsod. Malaking tulong kasi before this, ang daming nagpupunta dito asking for the pension, pambili daw ng gamot, pambili ng rice, pambili ng mga ano-ano. Dagsa ang mga senior citizens sa plaza, hirap ang otoridad sa pagpapatupad ng social distancing. May mga nakatayo at nakaupo, pero ang ilan nagsisiksikan sa pila. Aware naman sila how things are going on right now. Meron kaming kasama ditong medical team, nandyan din yung mga poso, palibot-libot sila kasama namin, mga GSO. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Sakahan sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, apektado ng bacterial leaf blight. Narito ang report. Puspusan ng pest monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga sakahan sa Mangaldan, Pangasinan. Isinagawa ito kasunod ng mga report mula sa mga magsasaka na tinamaan ng peste ang mga sakahan sa bahagi ng Alitaya at Amansabina. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bacterial leaf blight ang tumama sa mga pananim. Yung iba talagang kailangan na nilang i-ano sa i-report sa PCIC na ang pananim nila ay medyo may damage na ng konti kasi makikita mo rin talaga sa mga dahon nila na naninilaw at yung may mga sinisip-sip na mga insekto. Unang tinatamaan ang dahon ng palay hanggang sa umabot na rin sa butil nito. Sa ngayon, dahil malapit nang i-harvest ang mga palay ay hindi nakakayanin pa ng pesticide para masolusyonan ang problema sa bacterial leaf blight. Kung susumahin daw sa oras na ma-harvest ang mga palay ay nasa 20 hanggang 30% na lang ang mapapakinabangan ng mga magsasaka. Kaganitong mature na yung mga pananim, hindi mo na madadala sa spray yun, ma'am. Kung nasa vegetative stage pa lang yung palay, ma'am. Inireport na ng mga magsasaka sa Philippine Crop Insurance ang pag-atake ng peste sa kanilang pananim para kahit papaano makahingi ng ayuda sa gobyerno. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Temporary traffic scheme ipinatutupad sa Barangay Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Umiiral na ang temporary traffic scheme para sa mga motorista na apektado ng lockdown ng southern portion ng Barangay Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan. Hinarang at pinabalik ang mga motorista na hindi naabisuhan ng pagsasara ng kalsada.
Lockdown naman, iikot na kami. Ayos lang. Dagdag oras lang. Ang mga motorista na pupunta ng Malasigi, kailangan dumaan sa San Carlos City. Ang mga galing sa Malasigi at Bayambang naman, kailangan dumaan sa San Carlos City. Pwede rin kumanan sa Santa Barbara. Mahaba-habang pasensya ang hiling ng poso sa mga motorista. Kung magpupumilit, hindi po talaga pwede dahil ang pinapayagan lang po namin makalabas doon yung mga frontliner. 27 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa bayan ng Calasiao. 7 rito ang mula sa barangay Bunlag. Ayon sa otoridad, posibleng magtagal ng hanggang 14 days ang ipinatutupad na temporary traffic scheme. Kaya dito in-lockdown kasi diyan banda yung mga nakaano eh. Bukod sa barangay Bunlag, naka-lockdown pa rin ang ilang bahagi ng barangay Kabilokaan at San Miguel. Paalala ng otoridad na sumunod ang publiko sa safety at health protocols para hindi na madagdagan ang kaso ng COVID-19. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Parking fee ng tricycle driver sa Binmalay, Pangasinan, hindi umano napapakinabangan. Narito ang report. Wala nang nakaparadang tricycle sa gilid ng auditorium sa Binmalay, Pangasinan. Inilipat ang paradahan sa loob mismo ng auditorium. Ito ng araw ang ika-apat na beses na lumipat ng terminal ang mga tricycle driver. Dati, doon kami sa kwan, tapos nilipat na naman kami dito noon, dito sa loob. May kanya-kanyang tuda na bawat isa na doon kami kung paparada ngayon. Nilipat na naman kami dito, pang-apat na ito. Pero walang signboard ng bawat tuda dito. Nagbabayad ng parking fee ang mga tricycle driver kada taon, pero wala naman daw silang permanenteng terminal. Sinasabihan lang namin mga pasayeros na dito na naman kami. Bakit palipat-lipat? Sabi nila. Kasi yung mga pasayero ang layo ng palingke. Pag mayroon silang dalang mabibigat, nahihirapan silang pupunta dito. Doon sa ating municipal ordinance na ginawa, diyan muna sila kasi yung sa likod ng market, hindi pa tapos yung common terminal. Hindi rin umano magamit ang auditorium ngayong pandemic dahil bawal ang mass gathering. Bahagi umano ng clearing operations ang pagpapaalis sa mga tricycle drivers sa gilid ng auditorium. Para maklear yung ating daan, pinasok na lang muna namin sandali doon yung mga sasakyan. Temporary lang po yan. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Higit 600 PWD sa Kawayan, Ilocos Sur na hatiran ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Ivy Hernando. Para kay Nanay Margie na mag-isang nag-aalaga sa anak na may cerebral palsy, malaking tulong daw ang ayuda at pensyon mula sa gobyerno. Isa ang kanyang anak na si Felimar sa 20 napiling PWD indigent sa Kawayan, Ilocos Sur na nahatiran ng tulong. Kaya siya mamtada mang tititulong tapno adati igatang ko tao balo na may ngaminin ma'am. Siya lang ti mga aywan ma'am. Tumanggap din ng 3,000 piso si Agata, dito na'y napangalan at mentally challenge. Awan ti tatangnan ma'am natayin sa tinanang na mamamit na makakita ma'am. Isang nga siya pinangkuyok kanya ma'am. Pagtitinulong kami kakasinsin. Yun ay isang ordinansa na ginawa ng Hunta Provincial. Every year yan, 500 per month, pero every semester lang pagbigay nila. 20 PWD indigent ang tatanggap sa kada bayan at lungsod ng lalawigan. Hiling ng social worker gamitin sa wasto at mga pangangailangan ng PWD ang natanggap na pera. Hindi para sa kanila yon kundi para sa pangangailangan mismo ng ating mga PWDs, mahihirap na PWDs. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. 70 anyos na lolo mula Mangaldan, Pangasinan, binubuhay ang pamilya sa pagtatahi ng tarapal. Ating tunghayan sa kwento ng Pilipino. Sa loob ng 50 taon, ang makinang panahi na ito ang katuwang sa hanap buhay ni Mang Cesar mula sa barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Segunda mano niyang nabili ang makina, pero malaki ang naging bahagi nito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Elementary graduate si Mang Cesar, maaga siyang nagkaroon ng pamilya. Dahil hirap makahanap ng regular na trabaho, minabuti niyang pag-aralan ang pagtatahi ng tarapal o plastic cover para sa jeep at tricycle para may pambili ng pagkain para sa kaniyang pamilya. Ito na trabaho ko, ito na yung kinabubuhay namin, mag-iina. Walang trabaho yung miss ko.
naglalabada. Ganyan, yun na. Napagtapos niya ng high school ang anim na mga anak. Sa edad na 70, tuloy pa rin siya sa pagkayod para mapag-aral ang ilan sa mga apo. Uy, malaki-laki ra, lalo pagka nakagawa ka ng isang trapal o may 400, 500 ka na sa isang araw o pwede na. Hinahangaan ng ilan ang pagiging porsigido sa buhay ni Mang Cesar. Nasaksihan daw ni Mang Felix ang pagiging determinado at pagmamahal sa pamilya ni Mang Cesar. Hindi naman umiinom yan, hindi naninigarilyo. Ganyan lang yan. Tatawa-tawa lang yan, ngingiti-ngiti yan, maski pagod na. Sa kabila ng edad, magtutuloy-tuloy raw sa pagkayod si Mang Cesar para mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya. Dahil ang kaniyang pagiging matatag at madiskarte, ang tangin niyang maipapamana sa kaniyang mga anak. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Nakahihiligang kornik ng Ilocos Sur, paano nga ba ginagawa? Ating alamin sa mga tila hatid ni Ivy Hernando. Kapag sinabing vegan, isa sa paboritong pasalubong ang chicha corn o mas kilala sa tawag na kornik. Mas kinagigiliwan pa ito dahil sa iba't ibang flavor. Pero syempre, bida pa rin ang garlic. Pero paano nga ba niluluto ang kornik? Sa Vegan City, ipinasilip ng negosyanteng si Janet Alambat ang kanilang paggawaan. Pinapakuluan ang mais na malabinatog ang proseso saka pinatutuyo. Ito na ngayon ang iluluto sa malaking kawa. Kailangan mainit na mainit ang mantika para maging crispy ang kornik. Sunod na proseso ang pagsala sa kornik. Pagkaluto, kailangan raw munang palamigin ng kahit isang oras bago irapak para crunchy ang produkto. Actually, yung husband ko, yung partner ko, yun ang nakakaalam ng proseso ng paggawa ng chicha corn. Siya yung nakaisip na ipatayo ito. Nang mamatay ang asawa, si Janet daw ang namahalas sa negosyo na nagsimula noong 2003. Isa sa kanyang naturuan ang tagaluto na si Mary Rose. Kaya sa loob po ng 14 years na ako yung trabahador na pinakamatagal po dito. Kaya kabisado ko na po lahat kung ano yung mga proseso ng produkto. Naging patok ang negosyo ng mapabilang sa 7 Wonders of the World ang Vegan City at kaliwat ka ng mga festival. Turista nga raw ang bumubuhay sa kanilang negosyo, pero pinakamalaking dagok raw ang nararanasan ngayong pandemya. Kaya nakapag-stock ako ng marami. So, nung nag-lockdown na, totally 100% na yung lugi ko. Pero sa ngayon, unti-unti na rin daw nakakabangon ang negosyo. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 99 days na lang. Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.